magandang gabi po sa ating lahat. Welcome sa ating palatuntunan Straight to the Point. Muli magkakasama tayo Lingkod Brad Eugene Gapo Defensor Katoliko. At sa gabing ito atin munang pag-uusapan ang nangyaring sagota namin kaya ngayon lang ano ni Warren Basiril, isang mangangaral ng Three Angels na tinatawag ng mga Seventh Adventist na offshoot. Kasi naabutan ko yung live niya, medyo siguro mahigit sang oras yung pag-uusap namin regarding sa authorization, hanggang sa naabot kami kung sino simbahan na yan at nalaman ko na kumunikta lang pala sila sa tunay na simbahan. Kumunikta lang pala sila. So pag-uusapan natin itong si Warren Basiril. Nagkakatawa talaga itong mga claim nila, no? Okay. So bago natin ipagpatuloy ito, manalangin muna tayo. In nomine ni Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for sinners, now and at the hour of death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and of the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In nomine ni Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Okay. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood sa ating live. Magandang gabi po sa inyong lahat. Straight to the point. At dyan sa may punto por punto, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat ng ating mga kaparian, maraming salamat kina Reverend Father Darwin Gitiano. At sa lahat ng mga kaparian sa buong mundo, sa buong Pinas, ipagdasal po natin ang ating mga kaparian na sana madagdagan pa ang mga paring Katoliko. Dahil kapag walang paring Katoliko, walang misang mangyayari. Kapag walang misang mangyayari, walang Holy Eucharist sa ating simbahan. At kapag walang Holy Eucharist, iwan ko kung anong mangyari sa atin. Ano? Hindi ko alam. Straight to the point. Now, itong isyu ni Warren Basiril, kinalakay na naman niya ang mga utos na Sabado, hindi Linggo. So hindi na lang ako muna nagka-interest itong Sabado, Linggo, kasi ala na yan, panis na yung issue na yan, nakakasawa talaga, no? Yung mga Seventh-day Adventist na pumasok sa ating live, kung ano-ano na yung ini-issue nila, ha? Para lang ay mahuhulog tayo sa kanilang bitag na Sabado. Straight to the point. Ngayon ito, na naabutan kong live ni Warren Basiril, kanyang pinapayag, dinidiscuss niya yung bautismo, baptism in short, yung binyag. Now, the question is ganito, mayroon ba talagang authorization ito ang sila mismo na grupo? Ito yung kaya nga pinasok ko sa kanyang pinasok ko ang kanyang live. Magandang gabi kaya Brother Andoy Adot at kaya Brother Wilson Baha. Hawali Kuwait. Magandang gabi po sa inyo lahat. So, Kwan, sa mga Catholic footpender na Kwan, ha? So, pag mayroon na tayong mayroon na tayong OBS, gamit natin live. Dinala natin niya, banggitin yung kung ano sino pangalan, lagay na lang natin doon sa baba yung maikuan, yung sino yung mga special tanks, tumayang ganun. Para kuan. Okay, so itong si Warren Basiril, nagbigay ako ng mga, hindi naman umabot ng 5 minutes yun, ribata last part, ano, wala talaga silang authorization regards about baptism. Sang-ayon ka ba na ang San Mateo 28:19 na siya ang inutusan is ang mga apostolis lang. Yung sinabihan ni Kristo na baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yeah? Kung tignan natin ang senaryo na yan, wala ni mismong pastor sa Three Angels na simbahan ang kasali sa inutusan. Dahil kahit ano,
pagbalik tarin niyo pa, balibalik tarin niyo pa yung Biblia. Walang mababasa three angels. Inutosan ni Kristo na magbautismo o magperform kayo ng mga sakramento. Kasal, yun yung bautismo. O sa seven sacrament na itinuro ng Simbahang Katolika, dalawa lang ang kanilang ini-accept at dalawa, yung binyag at saka yung kasal. The rest nun, wala na. Pero naman silang healing o anointing of the sick. Meron naman silang healing, pero hindi po sacrament of the anointing of the sick. Yung sa Bisayan term, hilog. Now, wala ha? Wala ang mismong authorization. So mag-ingat po tayo sa mga ganitong senaryo. Okay lang, maloko tayo sa labas. Brad, magkano ba yung lapis mo? Ah, binting sa ano, mahal naman yata. O sa akin, shitty lang. Ha? Bakit ako naloko? Okay lang yan. Dahil mababayaran lang naman yan. Pero pagkakaluluwa yung naloko natin, disgrasya tayo. Yung nga sinasabi ko, ha? Disgrasya tayo. Ngayon, in terms of authorization, yung mga apostoles na inutosan ni Kristo na magbautismo, mga pari yon, dahil mismo si Kristo ay punong pari. Normal na si Kristo punong pari, siya rin ay isang pastor. Yung ginamit niyang sita sa Biblia, mabuting pastor, totoo yun. Pero hindi ka magiging pastor kung ikaw ay hindi pari. Ha? Oh, straight to the point. Tandaan yan. Yeah? Ano ba itong isang background natin? Straight to the point. Iba na ito. Hindi ko pala na-change itong background natin. Ha? Walang authorization. So hindi kayo pwede. At sinabi pa niya, kami po ay kumunikta lamang sa simbahan at tatag ng Panginoong Hesukristo. Siniguro ko nga eh, kung yan bang simbahan na kung saan kay kumunikta, yan ba yung simbahan na ginagabayan ni Kristo at pinagsabihan niya na kahit kamatayan hindi magigiba? Sabi niya, totoo yun. Pero kayo nakikunik lamang, kung bagay sa wifi, nakisawsaw lang kayo. Kung bagay sa sawsawan, nakisawsaw kayo. Sa wifi, nakikunik lang kayo. Ganyan. Kung halimbawa ako may load, ikaw wala, naki-hotspot ka lang sa akin. Ganyan ang nangyari sa Three Imidya. Anong sa ano? Straight to the point. Sa Three Angels. Kawawa kayo. Nakakatawa. Ha? Trisapin natin to. Trisapin. Trisapin ha. We have to tris up. Ibidig up natin to. Kalkalin natin to. Kung itong simbahan na kinukunikpahan ng Three Angel, nasaan na ito ngayon? Sabi niya, wala na yun. Doon niya nag-exist kasi patay na yung mga apostoles. Ano? Pababayaan lang ba ni Kristo na matapos mamatay itong mga apostoles, ang simbahan wala na? Nagiging sinungaling si Kristo nito, kung bagay ka nga. Pagkaganito yung binanggit ni Warren Basirel na tumalikod ang simbahan, ngayon pa lang, ginawa nilang palpak ang Panginoong Hesukristo. Ginawa nilang uto-uto ang Panginoong Hesukristo dahil hindi pala natupad ang sinabi ni Kristo na kahit kamatayan, hindi makagiba, hindi makapag makakatinag at gagabayan niya hanggang sa katapusan ng mundo. Hindi pa nga natapos ang mundo. Nagkisali ka pa sa council. Totoo naman pala, may council itong Three Angels, pero iba sa council lang original na simbahan. Ha? Saksi kayo ha? Nakikunikta lang ho, nakikunik lang. Kung bagay sa wifi, nakikunik lang ho yung si Warren Basirel. Kawawa naman, nakikunik ka lang. Hindi ikaw ang original. Para bagay ako, nagparehistro ako sa, halimbawa dito sa amin, sa Nico Tawag. Sa inyo, kung ano ba yung tawag sa inyo. O doon sa Manila, Miralco. Halimbawa,
Ako yung may original na karehistro talaga. Pangalan ko, siyempre kapitbahay kita. Maawa naman ako sa'yo dahil wala kang pambayad kapag ikaw ay magkaroon ng sarili mong kuryente, so nakikunik ka lang sa akin. Ang actually mong god, yung pinaka-term talaga niyan is paralel. Kasi yaman na hindi, graduado po ako ng TIS na electrician, dati pa. Ang tama talagang proseso niya pagbigkas paralel. Hindi po series, ngayon series na. Naki-series, sa Bisayan term, di series naman magsuga. So the correct term is paralel. Paralel talaga. Now, sino ba ito? At sa lahat ng mga viewers, si ano? Si NN Pipito. Ano ba ito si NN Pipito? Are you boy or girl? Si NN yung ano eh. Si Alexel Jan Samson Ibanez. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay. Dahil nga, nakikonekta lang at ano ba, nakisali kayo sa mga ano? Wala kang kinalaman sa bispo. Ayan ha. Ginamit niya Biblia. In short, zero balance. Wala, 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 wala. Oh. Tandaan niyo niya ha. Zero as in zero. Ano zero, Brad? Walang auto-recession. Ang mga three angels na mag-institute kayo ng mga sacrament of baptism, walang authorization. To the point. Zero as in zero. So ngayon, magpapabinyag ka ba sa simbahan na yan? Unang-una, hindi tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, ang mga worker sa loob ng simbahan nila, pastor, mga elders, walang authorization. At sabihin nyo, nakakonekta kayo sa tunay na simbahan? Ngayon, kung nakakonekta kayo sa tunay na simbahan, hindi pa ako umabot sa ganitong punto, ha? Na, kwan, yung mga succession. Kasi ang three angels, wala po silang succession. Paano kayo makikonek sa tunay na simbahan? Nagsimula lang kayo sa Pinas. Oh, no. Ha? Straight to the point. Hindi ko alam kung anong taon kayo. Mayroon akong isang tinanong dito. Si Warren Basirel, sinabi niya sa akin yun. Yung Todo El Mundo na simbahan, yung inaniba ni Amores, magandang gabi kay Brother Earl Sanchez. Yung inaniba ni Ariel Amores, yung Todo El Mundo, ay 2005, correct me if I'm wrong. Ha? Straight to the point. 2005 lang sila. Ngayon, kasi 2005 sila eh. Now the question is, ganito. Huling araw na po kayo at nagsimula kayo dito sa Pinas. Ang original na Seventh Day Adventist Church, yung inaniba ni ano, ni Daryl Villanueva, nila ni Pastor Bacalares. Yan yung original na Seventh-day Adventist Protestant. There is noon, yung mga tinawag nilang upshot, mostly mga piki na yan, na Adventista. Ang original talaga na Protestanting Adventista, yung tatag ni Ellen Goldwhite. Yan yung General Conference. Hindi yung mga kwan. Now, bilang, okay, upshot yun eh. Ha? Saan ba tunay sa inyo dito? Dahil sabi mo, ay sumusunod sa utos. Ang general, sumusunod din yan, sabi nila. Sila Amores, sila Balasabas. Meron pang isa. Alam ba ninyo, kung hindi ko nagkakamali, correct me if I'm wrong, kayo nalang humusgat, 18 po, meron pang reform, meron pang local conference. So ano, saan ba tunay nyo dito? Pareho kayong nagsasabing sinusunod yung utos. Nakikunik lang pala kayo. Nakiwipay lang. Straight to the point. Ah, nakiwipay lang. Naku naman, oo. Iba. Iba itong kawarin, Basirul. Wala kayong authorization. Iba na himik na lang kayo, di ba? Huwag kayong magkisali sa hindi naman ninyo. Nahirapan nga si Basirul. Wala siyang maiamin at wala siyang masabi kung sinong tao. Who is that man? Itong si ano,
si Burlas, Burlas, ito si Daig. Meron siyang inamin sa akin, ayan, tao na yan, brad, ayan, ka, tawag nito, si Ignacio. Ang binigyan ng susi ng karyan ng langit, si Ignacio. Kamawa naman itong si Daig, ano? Parang sarili lang nilang opinion, ano? Oh, sariling opinion lang ni Daig. Now, ngayon, hindi ka nakapagbigay kung sinong tao ay piki yung subahan mo. General ang binigyan. Wala namang mababasa sa Biblia na general, lahat sila binigyan ng otorisasyon. Ha? Maliban na lang doon kay San Pedro. At yung sinabing, Brad, ano ba yung nasa ano? St. Matthew 18:18. Lahat ng mga apostoles sinabihan. In terms of mga and siyempre sila ay mga paris mga paris priest, so nasa kanila yung authorization in terms kung ano yung pwedeng gawin nila sa kanilang sariling parokya. Ayan, pero in terms of general, yung bang buong diocese, lahat ng mga diocese ng mundo, parokya, buong simbahan, mayroong isang leader, hindi niya masabi si San Pedro. Ah, hindi niya masabi yan. Straight to the point. Oh. Ang rason, hindi niya alam. Kaya nga, nabanggit niya, walang problema. Unang-una, ha, gapo. Ang mga apostoles, gapo. Pinakauna sa listahan si San Pedro. Dahil siya po ay Prince of the Apostle. Pinakalider po nila sa lahat ng mga apostol. Kaya nga in verse 19 sa St. Matthew chapter 16 verse 19. Sino ba ito? Si Rinyan. Nag-ingay na naman. Ano ba problema ni Rinyan? Ha? Nag-ingay na naman itong si Rinyan. Uy! Sino ba itong si Juan? Tignan ko muna ito, ha. May debate pala silang mangyari. Sino ba itong Juan? Adonis. Ako naman si Adonis din. Nakamubon si Adonis. Kahit ano na yung pangakit niya sa akin para magdebate kami ulit. Palahubog daw inyong Kristo, bro. Naunsa maning kauban ni Musigbi ako. Kagi-share. Sino ba nagsabi? Si Kristo nagsabi noon, hindi ako, ha? Magbasa ka nga ng Biblia. Lasinggiro sabi ni Kristo. Ano ba ito? Kala ko ba alam ninyo ang Biblia? Now, wala. Zero balance, as in. At nakisali pa siya. Hindi niya alam na itong mga simbahan na ito, ang council, mayroon niyang bishop. Kaya nga magpupulong yung bishop kung ano dapat gawin. At yung unang nangyari na council in the first century, doon sa Council of Jerusalem. Kayo, wala kayong council eh. Wala kayong council. Kaya nga kung ano yung desisyon, kung ano yung baguhin sa simbahan, ano yung inedevelop sa simbahan, at the council of kung saan konsilyo na yan, we have to follow it. Halimbawa, sinabi ng konsilyo, ay magkaroon na tayo ng ano ng mga lay minister kasi hindi na po pwede sa mga kaparean natin na lahat ng parokya ang halimbawa may sa isang parokya mayroong 10 na kapilya. O, hindi na kaya ng ating mga kaparean na magmisa siya lahat ng mga 10 kapilya sa isang sa isang araw lang kahit sa Sunday. So magkaroon talaga sila ng kaya nga inaalaw itong mga lay minister na sila na mismo ang mag-institute kung walang pare. Di ba? So yung pare nasa parokya lang yan, magmisa siya. What if, Brad, yung mga taong malayo sa parokya? Kaya nga in every barangay meron tayong chapel. You know what is chapel means? Kapila, kapa, ni St. Martin. Diyan na lumabas yung term kapilya. So in every chapel, meron tayong mga patron na dinadala, dedication. Halimbawa, patron ni dito sa amin, ang patron namin dito is Mother of Perpetual Help. Si Mama Mary talaga yung patron namin. Ano? So,
walang, hindi naman yan araw-araw magmimisa kasi may pare. Wala, ang pare nasa parokya. So in every Sunday, lay minister, yung father ko, lay minister man yan. Yung kasamahan niya, dalawa. Oh. So sila yung mga lay minister na mag-institute ng kipe kung kasaulugan sa pulong, tawag namin dito. Pag may baryo visit, halimbawa, pag baryo visit, kami dito in every third Sunday, may baryo visit. In every third Sunday, bumibisita yung pare namin. Dati, nagmimisa dito, first time. Hindi ko alam kung first time ba yun. Yung classmate ko dati sa seminaryo, nagiging pare niya dito sa parokya na-assign. So, walang, kung mayroon mang council sila, Basiril, kung mayroon man silang council, siguro, intonsil, mayroon sila. Pero council, wala. Alimbawa na lang, mayroon silang council. I-grant na lang natin, without admitting for the sake of the argument, na mayroon silang council. Ang council po nila ay sampiking council. Straight to the point. Dahil, kung tignan ninyo ha, sa buhat, sa gawa 2028, na ang nangangalaga po sa simbahan na itinubos ng ating Panginoong Jesucristo ay mga obispo. Ang banggit din dito sa Biblia, basahin natin itong King James Version, English Translation. Yung may logong 70 Adventist, ayan. Magbasa tayo sa Biblia. Philippians chapter 1 verse 1. Tignan natin ito. Philippians chapter 1 verse 1. Nakakatawa si Warren Basiril, ginamit pa niya ito. Ha? Ginamit pa niya ito. Hindi niya alam. Ano ba? Meron ba kayong reading comprehension or understanding? Nagbasa kayo, meron kayo. Marunong naman kayong magbasa. Saludo po ako sa inyo. Ito mga Adventista, saludo po ako sa inyo. Marunong kayong magbasa. Pero bagsak naman kayo sa understanding. Pag-uunawa sa mismong binasa nyo. Ayan o, basahin natin to. Una, greetings. Yung mismong title nito, greetings. Ito, basahin natin. Paul and Timothy, bond servant of Jesus Christ. Hindi servant ni Warren Basiril, hindi servant ni Anhing White, servant of Jesus Christ. Next, to all the saints in Christ Jesus. May santo ba ang three angels? Sinong nagiging santo sa kanila? Sinong nagiging santo sa kanila? Kit isa nga, di nga alam ni Warren Basiril kung sinong taong binagyan ng authorization. Santo pa nga. Straight to the point. Ha? Ayan o, ang banggit sa Biblia. Tignan natin itong banggit sa Biblia. To all the saints in Christ Jesus. In the first place ha, wala kayong santo. Who are in Philippi? With the bishop and deacons. Mayroon ba kayong deacon? Bishop? At sino ang nag-ordina sa mga deacon ninyo at bishop? At yung mga nag-ordina sa deacon at bishop ninyo, mayroon ba yung authorization galing kay Kristo? Ha? Ang binigay ni Warren Basiril, nagkakatawa, elder nila, pastor nila, at yung mga worker nila. Ha? Nako naman. Ha? Walang maibigay si Warren Basiril. Only the Catholic Church have the real bishop. Itong tatag ni Gregorio Aglipay, Brad, mayroon na yung mayroon bishop, pero piki po yun. Piki. Hindi sila real na obispo.
ang real na obispo talaga ay itong tawag nito nasa simbahang Katolika. Hanggang ngayon eksistado yan. Ang nangyari kay Warren Basirel, nakikonekta lang siya. Ha? Straight to the point. Oras, 27 minuto na makalipas ang alas 8 ng gabi. Straight to the point. Sa lahat ng mga nanonood sa ating live, magandang gabi po sa inyo. Bisan ang Toluca Angel, ilang Santos bro, ilang Logos Pastilan. Baka yung mga tatlong angel siguro nagiging santo niya. Kawawa naman pala. Ay, tignan ko muna ito. Aray, ayan o. Three angels logo. Magbasa, tingnan ko ito ha. Three angels logo. Kung mayroong lumabas, SDE. Diba? O, kayo, para kayong nakakatawang tignan at panoorin, ano? Na sila ay nagbibibatihan. Ito. Yung logo mismo nila ni, ano, ni Warren Basirel. Tinan ko muna ito. Ayan, mas mabuti yung pagbiron tayong ubi sa masyo natin itong mga background. Sige lang. Ayan ito. Three Angels Advent logo. May tatlong anghel na nakadala ng trompeta. Trumpet. What happened to this? Ang tanong, sino bang nagsabi sa inyo na ang mga mukha ng anghel ay ganito itsura? Tutol kayo ng tutol sa ano? Sa simbahan Katolika. Anong nangyari sa inyo? Ha? Hindi kayo, hindi nyo alam, hindi pala tunay ang mukha ni Jesus Cristo na sa loob ng simbahan Katolika. Diba? Yan yung mga atake nyo. Question. Sinong nagsabi sa inyo na ang itsura ng mga anghel ay buo, ganito? May pakpak, mayroong mahabang damit, nakadala ng trumpet. Kawawa naman pala. Ha? Nako. Straight to the point. At ang ating mga Katoliko, appeal na sa Adili Katoliko, si Jerry Joel Gamobiagon. Magandang gabi po sa inyo. Ah. Yeah, kung pag kung tignan natin ang senaryo, sino ba itong si Juan Sudlabro? Ah, nag-live pala itong si ano? Si tapos nang nag-live si Juan Basir. Itong si Common Sense TV. Naawa naman ako kay Daig. Puro on opinion lang pala itong kag Daig. Sino ba pumasok sa live ni Daig? Dose lang yung si Bakor. Jilly Bakor. Sinungaling nga Adventista ito. Sinabi pa niya sa akin, padadala niya ako na isang set na libro sa susunod na linggo. E hanggang ngayon, magdadalawang buwan na siguro, ay wala. May sali pa yung kapay. may kape pa raw. Wala. Alam niya siguro ang kwan. So anyway, tandaan ninyo ha, there is no authorization of the three angels. Kahit pa sabihin nila, kami sumusunod sa utos. Nakikonekta lang kayo. Kung bagay sa wifi, nakikonek lang kayo. Ano ngayon? Ha? Nakikonek kayo, hindi kayo ang tunay. Di ba? Sandali lang ha. So may router, replyan natin ito. Okay, anyway, salamat ka pala sa nanonood sa ating programa at sa lahat ng mga nag-follow sa atin dito sa ating Facebook. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, may itong kwan. Thank you.
Okay. Pakisagot. Ano ba itong kuan, bro? Ang Ten Commandments nyo, nakabase ba sa Exodo? Oh, in terms of moral law. In terms of sabbatical, wala, hindi na kami kuan. Hindi na kami kasali dyan dahil that's sa mga Hudyo na po yan, ano? In terms of sabbatical law. Straight to the point! So, yung bang authorization sa pagbautismo, wala ni mismong isang pastor sa Biblia. Kahit born again pa yan. O anong klaseng sikta kang nagiging pastor? Walang authorization ang nangyari dyan. Ha? Walang authorization ang pastor na magbautismo siya. Sabi niya, kasali sila. Paano kayo nakisali? Nagsimula lang kayo sa Pinas. Straight to the point. Diba? Nakisali lang kayo. Hindi yun naman kayo tunay na simbahang tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ayaw ipadool. Say kuan, may problema ba? Meron tayong ano dyan sa mic natin. Sandali lang ha. Nakapantong power naman tayo. Okay to. Ayan. Kuhan na lang natin. Nilayo muna natin to. So, giabolis ninyo ang law of kay nagsunod mo sa Vatikano. Kung ano yung desisyon ng Vatican, may authorization yan. Galing kay Kristo kayo. May authorization ba kayo? Wala kayong authorization, di ba? So, manahimik na lang kayo. Straight to the point. In terms of authorization, wala kayo, di ba? Mag-join ka dito. Pag-join. Talakayan natin yung sinabi mong 10 utos. Kasi kapag ka 10 utos ang pinag-uusapan natin, alam ko naman, sabado lang naman paborito niyo dyan. Sa 10 utos, sabado lang. Huwag mo nang tumawag. Dahil naglalive ako, huwag mo nang tumawag ha. Dahil naglalive muna ako, sadali lang. Exit. Okay. Sandali lang ha. Basa muna ako ng link sa mga viewers natin, sa mga followers. Okay. Lamia, ipis to pis ni mo, oy. No, dito. Pasok ka dito, pasok ka. Eh, sabagay, malayo ka naman, di ba? Pasok ka dito, pasok. Gusto mo? Oh, sige, ipa-join kita. Taga saan ka ba? Gusto mo peace to peace? Peace to peace tayo. Taga saan ka ba? Ha? Straight to the point. Okay, balik muna tayo sa ating live video. May problema po kasi ito cellphone natin pagka signal yung usapan. Minsan mawawala itong live natin. Iwan ko sa cellphone na ito, bakit hindi tuloy-tuloy minsan yung signal natin, ano? Sa lahat ng mga viewers natin, magandang gabi po sa inyo. At welcome na rin sa ating pagtalakay dito sa, sino ba ito? Sa ating, programang Straight to the Point. Straight to the Point! Oras sa 38 minuto na makalipas ang alas 8 ng gabi. Sa lahat ng mga nanonood sa ating live, magandang gabi po sa inyo. Welcome. At kanina, pagpatuloy lang natin itong kay Warren Basiril, ano, kukopyahin ko muna ito. At sino ba ito? Okay, kukopyahin natin itong video ni Warren Basiril. At i-upload natin sa ating kwan. Magandang usapan namin noon ha. In terms of authorization kasi. Yan nga, ang authorization, wala. Zero balance. Kahit kung sinong pastor ka man, wala kang authorization na mangaral. Ha? Wala kang authorization na ikaw po tawag nitong magkakaroon or mag-institute ng sacrament of baptism. Ha? Wala. Straight to the point. Ang binigyan lang ni Kristo ang kanya mga apostoles, mga pare yun.
Hindi po mga pastor, yung kwan. Sige, basag. Sige lang, antosala na basag. Sa imo dagan speaker kay. Wala ko rota ni angay ako ang kwan dire. Na rota tag angay dire sa atong kwan. Okay. So, magandang gabi sa ating lahat, sa mga nanonood sa ating live. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sige, pag umabot yung bagong microphone natin, pag umabot yung bagong microphone natin sa kuan galing Bohol, ay mapapalitan na ito. So baka siguro okay na yung mga sounds natin. Ito'y mga local lang po ito, mga mic natin na kuan ginagamit dahil wala tayong pag-finance. Unlike doon sa mga radio station na mga malalaking kuan, mayroon silang mga kuan. Yung sa ating studio dito, simple lang pala itong mga studio natin, di naman ito ganong kuan. DIY pa nga itong ibang mga gamit ko. Yung stand natin sa ano, sa mic, ano, sa cellphone, DIY lang yan. Yung binili sa Shopee na iganon yung cellphone sa kuan, tinanggal ko na lang, kinating ko, at nilagay ko sa ano. Gumawa talaga ko ng sarili ko stand, yung pang-extend ko is kuan. Ang tawag nito, yung back sarilo, para magiging mataas yung ano natin, kasi wala na tayong ibang choice, no? Pag OBS na yung gamit natin, pag computer na yung gamit natin, laptop ika nga, saan natin to i-coconnect yung mga guan. Pwede na clear na yung mga kuha natin siguro, no? Ito cellphone, minsan mawawala itong mga signal natin eh, kasi yung cellphone natin is local. Si Common Sense Doll, wala palang Common Sense, wala yan. Alam ba niyo si Kuan, si Daig, ha? Nawa talaga ako kay Daig, kasi si Daig po, migo ming Daig, kanabitong bisayon sa nakunig kadyot na kay Kuan, kanabitong musulod ko sa yung pumasok ako sa live ni Daig. Magkasagutan kami, kahit maglakihan pa nga yung tiyog namin, saan sa Biblia? Mayroon ba sa Biblia? Alam, magla. Yung mga boses namin parang kuna, minsan sapaw siya, minsan ako rin sapaw, parang hindi nagkakaintindihan. Pagkatapos ng conversation namin, pagka ilang minutong nagkalipas, naawa talaga ko kay Daig mag, kuna ba, yung unahunaon ako, luuya, pagkainin, tama na, say, maluwa yung Daigod. Pero saan man nga, si Kwan, ha? He has no common sense. Sayang naman yung ano niya, yung Common Sense TV based on fact ministry. Yung fact mo, ipapalitan na lang natin ng FUA, ha? FUCT, yung gano'n, FUCK, ganyan na lang. Kasi parang bagay, mas bagay dun eh. Yeah. Based on fact, fact ba yung... talaga eh. So walang common sense siya, di nga alam kits yung Bible scholar na galing sa kanila, di nga alam ni Daig, ano, bawa naman talaga itong si Daig. Dapat alam niya mayroon silang Bible scholar, maglatag siya ng Bible scholar kung alam niya. Pagka wala siyang Bible scholar, di ba nahimik na lang siya. Oh, kasi yung mga explanation nila, oh, tingnan nyo, sabi niya, ay binubula lang pala si John Doe ni Pastor Bacalaris. Oh, straight to the point. Mahilig kayo sa mga bula eh. Sandali lang ha. Mag-reply muna ako dito. Okay, sandali lang. Wawa no, ayan o, oh, nanood ako sa live ni Daig, ano. 16 viewers lang. 16 viewers lang pala itong kay ano, kay Daig. Wawa naman. At si, hindi ko alam, no? Sa dami-dami na mga membro nyo, ganit. Petkwan, wala nagka-interest siguro sa live ninyo. Busaya na lang bro, para di masab, dali masabdan. Bukas, meron tayo. Sa ngayon, Tagalog muna tayo, ano? Meron naman tayong kwan, Bisaya, bukas, umaga. Pagkagabi, Tagalog kasi ako eh.
May mga kapatid natin sa yung mga Katoliko hindi na kaintindi ng Bisaya, kaya nga Tinagalog ko. Imura asan ni dito ko gabasa comments live ni Daig. Sandali lang nga. Sandali lang. To comment. Magako na si Daig bro kay nadawat na iya gi challenge. Kasi nung pumasok ako sa live niya, kawawa naman itong si Daig, ano? Yung mga on kwan lang ba? On interpretation na. Sus viewers mo, 18 lang billion kayong RCC. Ha? Alam niyo yung sabi niya, ito, yung viewers ko nga, 19, 20, minsan din nga, ano eh. Pero, nakakatawa naman. Sige, pagpalagay na lang natin, ha? At dito sa Pinas, 85 million po kami. Oh, di mo alam, nagbanggit na ako dyan, ha? Yung plus na yan, yung sobra, sa'yo na yan. Ibigay na lang namin sa'yo. Pagpalagay na lang natin, 85 million. 85 million naman talaga kami. Sa 85 million na membrong Katoliko, lahat ba may cellphone? Sa 85 million na Katolikong Pinoy, lahat ba may radyo? Hindi, di ba? Lahat ba may television? Hindi, di ba? Ang iba nga, hindi marunong mag-log out sa Facebook. In short, hindi marunong gumamit ng cellphone. At walang alam sa teknolohiya. So yan ang madali niyong akitin. Yung mga taong walang alam. Pagka sinabi mo maliit lang viewers ko dito, normal. Mamaya, dumami yan dahil hindi, yung mga 37,000 plus na followers ko, hindi ho yan lahat nag-online sabay-sabay at nanood sabay-sabay sa live ko. Hindi yan. Ngayon, nag-live ako kagabi, umabot 1K. Di ba? Hindi na logi. Kayo, malapik eh. Daghan manunta mo. Ano saan eh? Budaggan naman ay inyong viewers o nai manulod Katoliko. Ginoo ko. Kaya normal naman na sa mo ang gamay ramig viewers kaya nga naman in the first place dili tanan naghawid og cellphone. Ano, tanan bang Katoliko gahawid og cellphone para daghan tag viewers dere? Kaning ako mga followers 37 kabuok online akurot magpalo na nako tanag tanaw dere? Dili, ang uban na mo review na lang. That is why, matingala ko aning uban ng mamat ako aning karsada. Hala, ikaw mo itong nag-vlog-vlog no? Katong mag-live sa Facebook no? Ko! Now, wala, dili na ko ito ko na. Bako kabanta ito, nag-gosa din siya kong live. Pero, naglanta sila review ba? Review. Ano yung what is review means? Sige. Ano yung hawa, ganyan mo. Si Pastor Bacalares, taod-taod namang gining na, nagyaw-yaw in social media, in kahanginan. Pero 9.3k followers, daghan pa magaling followers itong kaabag dire si Flor Janilo, ha? Sus, Ginoo ko, pastila na lang bida ni mga tawhana. Muna, di kinsay makigdebate dire ka ng Katoliko. Sa may imong topic, ka ng hawa sa inyong reliyon, nagkaamgon na sila, nagkaamgo o wagi alamag. Sabi ito, ng hawa o Katoliko, pangatanoon ni mo, recite the Apostles' Creed. Pag-agam, saan nalagi sa kalitra, huwag i-alamag. May hangang pagkag naka-amgo. Kuwang ugtuon. In short, dili kayong naka-amgo. Ang kanina yung mga pastor nga nagtukod, huwag simbahan lang kaugalingo, na Malix Katoliko, sa may tawag na. Huwag imang pangutanaan nga na Katoliko man ka, na naamay sa Badista, naamay Alliance, o naamay imong simbahan, ah, Katoliko, muna'y gitukod ni Kristo. Huwag malagi sila may hangang, direko. Kaya maori akong ganahan, huwag man mo anak. Kani atong kaabag dili si Flor Janilo, di man ikuan, hindi Katoliko. Pero nagkatoliko ni kay ang iyong rason nga nung Katoliko siya, sumasa ko interview, Catholic Church is the only true church of Christ. Okay, manghawa diya, hindi kayo nagkaamgo. Nanghawa na kayo, ay kalibutan, wa kayo ba, huwag alamag. Tigay kayo balo kung sa itong three pillars of foundation regarding Catholic faith. Ng Magisterium, Holy Scripture, ha? Huwag kaning, kaning secret tradition, huwag ay kalibutan. Huwag kang nagkaamgo.
Wa ka kam go ay na mig yamong na imong sino ko. Ha? Matuod nimo labaw pa di ay ang libro ni imo tao kay Biblia ang iya sa Dios. Ha? Kami ang Katoliko, baka pa matuod nga ang among simbahan tinuod without using encyclopedia. Ang without using Bible. Kay niabot ang pagtuong Katolisismo sa Pilipinas, wala may nagdala ang Katolikong simbahan, wata magdalag Biblia. Hoy, ali mo diris puno ag saging mag Bible study ta. Imo ni giingos kapitulo bersikulo. Na encyclopedia o mabasa Katoliko gitoko di Kristo, wala. Unsay rason base sa kasaysayan sa Pilipinas? Why? Na ang Pinoy nagiging Katoliko tayo because the beauty of the Catholic rituals and the good characters of the missionaries attract more and more new convert to Catholicism. Hamay mo hang encyclopedia dia. Ha, gidalan ba itong encyclopedias Katoliko itong uban? Wa. Ay ikaw, kung niyawa ka sa Katoliko, yan imimbro ka ng maguwang pa'y kitukod utan. Ano lang. Mapay magdayok na lang kanir, magkasapi pagkitag 5 baso. Oras, 50 minuto, sumang magkalabay, alas 8 sa gabi. Straight to the point! Ba lang tapalo at taniog mo ha? Wala naman tayo igong oras, antod na lang sunod, gaya-gayang po, kinanyang buhos sa silugon, sige naman na bilitiyos, pagingon, talay ko na Diyos, mayong kampi'y ka na tuntanan. God bless, mag-ingat po kayo lagi. In the name of the Father, Spirit, Espiritu Sancti. Amen.